Alright guys, welcome to my YouTube channel. So ayan guys, magluluto tayo ng sisig at ayan po, kumukulo na ang ating oil at ilagay na natin ang ating chili and the onion. So ayan guys, pinaghalo lang natin ang chili at onions. At ayan guys, ang galing-galing po ng ating chef, parang si Chef Boy Logro kung maghalo. Ayan guys, lutuin mo muna natin ang ating chili at saka ang ating onion. Alright guys, dahil okay na ang ating chili at ang ating onions, so pwede na natin ilagay ang ating tenga ng baboy. So ang ginamit po natin dito sa ating sisig for today guys ay tenga ng baboy. So kakaiba po siyang recipe guys kasi tenga ng baboy ang ginagamit natin sa ating sisig. So nakikita nyo guys, tignan nyo guys, kung titignan nyo guys ay para siyang dinakdakan. But hindi siya dinakdakan guys, ito po ay sisig na gamit ang tenga ng baboy. So tingnan natin guys, so just watch it. Alright guys, at lalagyan na natin ng paminta or black pepper powder. So ayan guys, it's up to you guys kung gaano karami ang ilagay mong paminta sa iyong sisig guys. So nakikita nyo guys, parang malapit na pong maluto ang ating sisig. Ayan guys, okay, at ihalo lang ng ihalo guys para mahalo yung buong paminta sa ating sisig. Ayan na guys, ang galing talaga, ang galing ng ating chef guys, o diba? Para talaga siyang si Chef Boy Logro kung mag-mix ng ating niluluto. So ayan guys, it's time for us to put our magic. So gagamit tayo ng magic sarap guys. So ayan, lagyan lang natin ng magic sarap para lalong sumarap ang ating lutong sisig. So it's up to you again guys kung lalagyan mo ng marami. Nasa sayo na yan guys, basta marami, mas masarap. So ayan, i-mix ulit natin guys. So just watch it guys until the end. Alright guys, finally at ilalagay na natin ang ating liver spread. So para lalong sumarap ang ating sisig for today guys, ay lagyan natin ng liver spread. So this time guys, ay gagamit tayo ng 3 lata na maliliit na liver spread. So it's up to you again guys kung ilang lata ang ilalagay mo. It depends kung gaano karami ang sisig na lulutuin mo. But for us, gagamit kami ng 3 lata na maliliit na liver spread. O diba guys, nako talaga. Good luck na lang talaga sa rice natin ito. Ay, diba, hindi pa siya tapos guys, pero mukhang masarap talaga ang ating lutong sisig for today. So if you want this sisig recipe guys, na gamit ang tenga ng baboy, just watch this video from the beginning until the end guys, para makita nyo kung paano niluto ang sisig na gamit ang tenga ng baboy. Ayan na guys, at nalagay na natin ang ating liver spread na 3 lata. So 3 can of liver spread ang gamit natin sa ating sisig for today. At ayan po ang ating liver spread na gamit, it's cereal. So ayan guys, at imimix lang natin mabuti ang ating liver spread sa ating sisig. Nako guys, amoy pa lang nito, sarap na. So ayan guys, imimix lang natin, medyo sticky siya guys kasi hindi pa na-mix yung liver spread sa ating sisig guys. So talaga naman tong chef natin, oh. Bonggang-bongga po yung chef natin guys.
para talagang si Chef Boy Logro ang ating chef kung magluto, guys. Talagang parang halos itapon na yung ano, sisig ba? Pataas pababa. O di ba, guys? Bongga. So ayan, guys, at minimix na po ng ating chef ang ating sisig. Nakikita nyo na ba, guys? Mukhang pak na pak talaga to sa ating kanin, guys. Paparami na naman tayo nito. Mapapalaban ka talaga, guys. So ayan, guys, i-mix lang nating mabuti ang ating liver spread. Okay, so this is the last na ilagay natin sa ating sisig, ang eggs. So gagamit tayo ng 2 eggs, guys. Just put it in the sisig directly, so no need to scramble it. So ayan, guys, nilagay na yung 2 eggs. At i-mix lang natin siyang mabuti, guys, hanggang sa mahalo siya, nang mahalo sa lahat ng niluluto nating sisig, guys. Done! So, ayan, guys, at pinatay na natin ang apoy dahil luto na po ang ating recipe for today na sisig gamit ang tenga ng baboy. So, maglagay muna tayo sa bowl, guys, at ating titigman kung ano ba talaga ang lasa ng sisig na niluto natin. Okay, so here we go, guys. This is our finished product for our sisig for today, guys. So ayan, guys, it's up to you, guys, kung gagamit ka ng calamansi or lemon. So ayan, guys, nilagay lang siya sa ibabaw ng ating finished product for it to be it's like a design or para magandang tignan ang ating sisig. So, it looks presentable. So, ayan, guys. But anyway, guys, pag kakain talaga ng tayo ng sisig, ay masarap talaga siya, guys, pag gagamit tayo ng lemon or calamansi. Alright, guys, dito na magtatapos ang ating video for today, guys. So, thanks for watching, guys. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell icon below so you'll be updated on my upcoming video. Bye! Thanks for watching!